Hello everyone! Magandang buhay sa Bukang Liwayway. Welcome po kayo ulit dito sa Padre Garcia Livestock Auction Market, the livestock capital of the Philippines. For the second time, mga kagandang buhay, magbenta tayo ulit ng kalabaw dito sa Padre Garcia. Silipin po natin ang ating team dahil nauna po sila, mga alas 3 po ng madaling araw. Dito na si Kabiyaheng Winnie at si Kabiyaheng Nalon. Kakarating pa lamang po namin ni Kabiyaheng Roger dahil umaten po kami ng kasal ng isang kaibigan sa Tarlac. Kaya nung last time kasi, maliwanag na, dito pa rin kami sa labas. This time, alas 3 pa lang ng umaga, ando na sila. Pumasok na po sila doon sa loob ng auction. Halipo kayo, samahan niyo po kami at atin po silang silipin, mga kagandang buhay. At ating pagmasdan ang kanila pong pagparada. Magandang umaga. Ayan po. Mga baka naman po dito sa bungad, mga kagandang buhay. Tingnan po natin ang ating mga kabiyahe. Nalon at Winnie. Mamaya po ay uuwi na si Kabiyaheng Winnie. Maiiwan po si Kabiyaheng Roger at si Nalon. Hello. Hi. Magandang umaga. Good morning. Ayan po mga baka. Sa sunod po mga kagandang buhay, meron na po tayong dalang baka. Magbebenta na po tayo ng baka dito. Mga baka, may lahi po. Sino pong gustong umorder ng alagain, pwede nyo po kami makontak sa aking FB page, Source G Vlogs. At sa biyahe ni Roger, meron po siyang cellphone number sa kanyang YouTube channel. Ayan po. Pwede nyo po ako ma-message sa Souls G Vlogs FB page. Mga kagandang buhay. Pwede nyo po ako ma-reach doon. So, ayan, medyo matamlay po. Kunti lang po ang paradang hayop ngayon. Bakit kaya? Siguro nire-reserve nila para sa season. Para sa Christmas season and New Year season. Na, malapit na po tayo. Hello! Good morning! Yan. Tingnan natin. Hello po! Hello, good morning. Dami na ba? Wow, thank you so much. So, dami po nating subscriber dito. Shout out po sa inyo. Kasi po hindi ko laging nasa shout out. Mga kagandang buhay, sorry po. Pero alam nyo, pag nag-message kayo, nagpaabot po ng comment sa akin, tuwang-tuwa po ako, binabasa ko po talaga yan. Hina-heart-heart ko po kayong lahat. Aww. Shout out po. Magandang buhay! Oh, kalabaw din oh. Saan galing mga kalabaw nyo? Galing ako sa San Juan na rin nga kayo. San Juan? Ayan. Boss, magkano na yung ganyan, boss? May tawaran ho, 40. Binibigay ng 42. Oh, tinatawaran ng 40 lang? Oo. Ayun sa amin mga kalabaw doon. Ewan ko kung may nabili na. Okay. Ang galing-galing pala ng team ko, naubos na kaagad. Okay, sige. Puntahan ko muna sila. Okay po. Ayan. Ay, dito pala si Kabiyaheng Timmy. Kala ko wala dito si Kabiyaheng Timmy, ah. Thank you, Kabiyaheng Timmy, sa support. Support po talo yung lagi ni Kabiyaheng Timmy. Kabiyaheng Timmy, good morning. Good morning. Kamusta na yung ating mga kalabaw? Nabili na? May nabenta na tayong pito, pero may natira pang siyam na dito. Ibig sabihin, this size yung dala ng ating team? 16, oo. Oh. May nabenta na kaming pito, mga kagandang buhay, oh. Ito, binibenta rin ni Nalon? Yan, oh, kasama sa atin to. Ano, hindi pa nabili yung kataba na yan? Hindi pa. Hindi pa nabili daw? So, saan na yung mga nabili? Kinuha na. Oh. So, naano naman, sino nagtago ng kas natin? Sino ba nag-ingat ng kwarta? Oh, Winnie? Si Kabiyaheng Winnie! Ayan, uuwi na kami mamaya! Yay! Happy na si Kabiyaheng Winnie!
Kamusta ka biyang mini? Wala ka tarong pamilihan. Ana galusit na ngon. Gumpro lang tayo. Gumpro lang tayo doon nga. Oh, ay, galingan mo pa sa sunod. So, ayos yan. Kabiyang wini dahil... Alis naman kami sa Negros. Oh. Walang maka... Kuhan sa Carabao. Walang makatiba. Walang makaalaga. So, kabiyang wini, may natutunan ka ba sa iyong business trip ngayon na sumama ka? Okay na. Wala kita lang. Mag-adjust lang tayo. Eh. Mahal ang pagbili. Mahal daw ang pagbili. Ano, kabiyahing team, mahal daw ang pagbili talaga. Dapat adjustan na konti pa. Kung may pagkakataon na makapag-adjustan na konti presyo pababa para mabilis na ating disposal. Sige, mahirap kasi ibenta pagka mahal ang kapital natin. Okay, okay. Alis na kami. Wala namang alalaga. Pipila lang katao nga. Oo, tama. So ito, kabiyahing team eh. Katunga na lang. Sabi ng mga subscriber natin na comment. Parang kailangan na daw talaga magpaayos ng salamin ni Kabiyahe. Kulang daw sagrado yung salamin niya. Hindi ka kaya. Maraming karabaw niya. Doon lang ang tao nga mag-alaga. Ilan lang. Dalawa na lang. Oo. So ayan. Alaot. Si Biyahe ni Nalon at saka... Pero mayroon pag ikong dalawa mo doon. Merong ano? Gaya mo na kung tiritinan niya. Malakan kita o tagdus mil kininto sa pamasahe, okay na na? Gusto mo sa pamasahe? Ay, pag ibenta kundi isaktos pamasahe. Eh, lugit ah. Oh. Dapat pagkapamasahe talaga. Balik na to na naman. Oh, balik na to na. Paano na? Ano yan? Paano at tabak pa yan, team? Oo eh. Maganda, magaling kumain yan eh. At tabak pa yan. Isa mo yan kung gigawa kay payat kayo. Hindi na kumain ganyan. Yes, yung mahinang kumain. Dispose, oh. Kahit malugi ng 500 o 1,000 sa pamasahe. So adjust na lang tayo, team, no? Sunod? Adjust na lang. I-dispose kita ito, madam. Para makuha ng hayupan ba? Mailisan. Pero malaki naman kasi ang lugi, tig 2.5. So paano na lang? Oh, no! Malaki ng lugi. Pag ibenta mo, tig 2.5 talaga. Yung magaling kumain, kahit mabilin, okay lang. Okay lang. Okay lang yan, okay lang. Yung mga team natin, no? Oh, team, walang tulog! Ayan. So, ilan pa yung natira, team? Siyam pa. Ayos na yan, eh. Siyam, walo lang? Walo na lang? Walo na lang. Sa'yo, mga boss. Okay lang yan, basta... Next time, alam nyo na talaga na loon talaga yung mabili. Oo. So, sipat talaga mabuti. Sabi ko nga kay Kabiyahe, hayaan mo muna si Nalon sa kasi, si Winnie yung magsipat. Magsipat, eh. Tingnan nyo mga kagandang buhay, mga ahinti dyan, tingnan nyo, hirap na hirap kami sa pagbenta ng mga binibenta nyo sa amin. Oh. Diba team, no? Hirap-hirap tayo. Mahirap talaga mag-dispose. Pag mahal talaga ang kapital, mahirap ibenta. Dapat talaga adjustan na konti pang pababa ang presyo. Tapos sasapihan ka pa nilang barat, tayo mamili. Ayan. Pag barat, sa iba lang kayo magbenta, doon sa mataas. Sobra kayong taas magbenta, sabihin pa kaming barat. Kaya nga. Ayan, tingnan nyo, nahirapan kami sa pag-dispose dito. Kasi nga, mahal ang aming puhunan. So, pataba-tabain na lang muna ito. Ayun ba yung mga nakahiga, atin pa yon? Hindi. Sana yung atin pa natira. Ganito lang ito sa atin, no? Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pilong kabila. Isa, dalawa, tatlo. 4, 5, 6, 7. Walo. At saka yung iba na yon sa iba na. So kailangan, igihan ng pagsipat, mga kagandang buhay sa sunod. Wala namang problema yung mga kalabaw natin. Kasi, lang natin yan, i-reserve doon sa Christmas. Kaya nga, Sa Christmas na lang. Arang-arang lang na bilin sa kabaw, kaya hindi na kung ano, yung mga payat kayo ba? Ayan. Magaling naman si Rico mag-alaga eh. Mabawas-bawasan ang kuwan niya. Hindi, bukas may parada pa, di ba? Meron pa. Magpaparada pa kasi Kabiyahing Roger at si Nalon. Mauna lang tayong kunti, Wen. Okay. Mauna lang tayo. May iwan muna sila dito. Ano yun, Dem? Ano sabi mo? Dapat, binibili mo pala sa Negros ang kalabaw. Alam mo na kung magkano mabibenta dito pagdating sa Padre Garcia. Yan ang kundiyan, strategy. Kasi madali tayo basta bililaan ang bili. Mahirapan tayo pagbibenta. Kahit kung mura ating bili, medyo... Sa yun yung pagpalit, yung pagbalik yan. Yan na. Hindi lang tayo basta bilhin ang bili. Ang bilis-bilis natin bilhin sa mga ahinti doon na mataas sa presyo.
Kahira po ibenta dito. Gaya na to, 7,000 ba yan? O yan, naiyak na si Nalon sa walang tulog. tama yan, Tim. Kaya nga, pinapunta talaga namin dito si Winnie para makita niya talaga ang bitahan dito. Ilangan talaga pag mga nagninegosyo ka, may mga business trip na tinatawag. Tama. Oo. O Nalon, sapat na ba yung kaalaman mo talaga para mamili ulit at masipat ulit? Sapat na. Kita mo na dito ang actual na pagbinta, lalo na si Winnie, kasi medyo si Winnie nervyoso. Oh, no. Sumala pa rin ba si Winnie? Sumala pa rin nung sinisipat? Okay na si nung una kasi sumala, pinagalitan ko. Oh, kasi no. Pinagalitan ko dahil tinawaran doon sa loob, hindi naman binili. Pagdating ditong kukunin na ng iba, saka naman bibili na daw. Win, no? Oh. O huwag ka nang sasala, sunod ha? O anong presyo mo yun na masusunod? May ano pa, Tim, may daga pa sa dibdib. Sa dibdib si Kabini dahil hindi daw marunong siya magtagalog eh. Pero ngayon marunong na. Kahit tunong Bisaya tayo, basta maintindihan tayo. Ako nga, binabas dati dahil tunong Bisaya daw. Eh, paano namang magtunong Batangas ay taga Bisaya ako? Diba? Talaga na rin ah. Kung saan ka tubo, yun ang accent mo talaga. Oo. Ako, nakasalitahan ng Bisaya, pero ang accent ko, Tagalog pa. Oh, ama yan. Kasi Batanggan yun talaga ako, hindi natin maalis yung accent natin. Oh. Saan man tayo dumating, yung accent natin, yun ating masasabi lagi, yun ang maririnig sa atin. Eh, yung iba naman, tinatawanan tayo sa Tagalog natin. Oh. Basta maintindihan, no, Tim? Oo, eh. Basta barato ang aton kalabaw, ah. Bala, dyan kung Bisaya, ang tuno. Barato ang aton kalabaw. Tama, boss, tama? Oh, ang importante, mura. Bala ko magsirkubalintong ang Tagalog. Trial muna. Oh, trial lang ito kahit tunong Bisaya kami. Basta barato atong kalabaw, mabakalian ang mga ating customer. Oh, si Timmy nga. Trying hard magtunong Bisaya eh. Shout out po sa lahat ng Bisaya dyan. Dito sa Luzon, ang dami kayong Bisaya. Oh, madami. Oh, sa mga poultry nagtatrabaho. Sa doon sa Maynila. Oo. Oh. Bakit? Ano bang dapat ikahiya sa pagiging Bisaya? Wala ah! Wala man na. Mahiya to! Bakit tayo mahiya? Diba? Yan po mga kagandang buhay, ang ating mga Bisayang taga-tinda. Ariel? Kabiyahe din galing ka dito ng... Hindi, basi. Magdungangan pang... Tinatawaran ba? 6,000 ba sa'yo? 6,000. Okay na yun? Kung mga 6,000, ayos na? Na. Sa 7-4, may 6,000 na ito? Wala pa. Ay, kulang. Aww. Hindi makapamasahe. Padagdagan mo 1,000. Para maawa naman sila, pamasahe lang. Wala na tubo. Basta may tinawatan ito ko nga siya. Basta. Madami, tinawatan si Basta. Kaso hindi nagkasundo. Oh. Kaya ko ba si Basta? Nakako si Basta. Dalawa, no? Dalawa. 5,7, 8,4. Magaling. Maraming katay po si Bastik. Oo. Malakas magkatay yan at magaling yan bumili dito. Basta nag-exacto. Hindi yan naluloto. Luloko, di ba? Hindi yan naluloko si Basti Basti Boy. Nabait, sabi ni... 280 siguro. 285. Oo. Ay, kasapan eh. Kung anong pasyan nila. Oh ano? Lahatan. Ah, sa Negros, magkano kilo ng kabalik sa lahat? Ano ba nanay? Dos 20. Naku, mahal na rin. Mahal na daw ni Gross! Akala nyo ang mura. Huwag na magdala. Huwag na nga magdala. Hindi magkakain. Doon sa Maynila, kung kayo may bagsakan. Oo. May bagsakan sa Maynila. Magkano daw? Dos ano? 250 kuro rin? Ayun. Pwede. Dito huwag na. Eh, iba pa yung babae presyo, ibang lalaki. Hindi na diretso dito. Oo, siko. Sina? Ang babae daw magkano? 180. Magkaya po? Webes, bukas ba talaga ang maraming hayop? Bukas. Bukas Friday. Talaga maraming. Friday po talaga mga kagandang buhay dito ang napakaraming hayop. So ngayon, konti lang, no? Oh. Pero pwede pa rin magparada doon kahit na araw-araw. Pwede magparada. So kayo mamili doon ni... Tayo mamili, ah! Oh, samahan ko kayo, ah. Si Kabieng Roger dito magbinta. Ganon.
Kasi kukuha pa kami ng tao, Tim, eh, na magbabantay, mag-aalaga ng mga hayop. Dapat talaga. May, pa. Laki ng gastos. Aww. 7,000 nga eh. Minsan nga, nabibenta lang namin, 5,000 lang ang pamasahe. Ayan po. Tapos sabihan pa kami ng mga ahinti doon. Barat-barat. Barat daw kami mamili. Sarili matrapan niya yun, ha? Oo. Kaya nga, yun ang pinapamasahean namin. Sarili pong sasakyan. Kung nag-lose weight ang hayop, nag-lose weight na rin si Nalon. Nag-lose weight, Tante Yan Mulon? Lose weight? Thank you, Tim, ha? Thank you, Tim. At okay, dito po lagi si Tim. So, may magiging po yung pagsatawag. Saan sa vehicle? 5-2. Kung kukuhanin pa? Hindi kaya, Lon. Hindi kaya. Pagka kahit nga nakapamasay lang kami, kahit 5,000 lang nga eh. 5-3 lang, 5-3. 5-3 lang. O, sabihin mo dun sa amo. Parang Ariel. Parang Ariel, 5-3. Pa, paano lang makapamasahe at next time, mamili tayo, Lon. Talagang piling-pili na. Pili-pili, tanam. Ako agi, sa gaigyo, nag-lose weight, umayag ang boss. Nari pamasahe, tag 1,000 o 2,000. Ako ibaligya, kaya nag-1, tanam. Kung nang tae. Nagtae. Sweet na kayo. Ang lalo ang mata. Na-dehydrate. Kontra lang, ugma. Ugmakuan, hasta punan, damage. Wala na. Oh, ayan, nag-lose weight. Oh, nag-lose weight, nag-tinoon. Agsasagay, ningal tubig. Sasagay, tubig. Sasagay pala yun. Sabi ko nga nung namili kami sasagay talaga, Lon, ano eh. Binumbahan talaga. Oh, tinoon. Binumbahan talaga ng tubig. Maayente naman dyan, hindi naman naawa ko sa aming mga komprador. Oh. Bakit po binubumbahan ng tubig at nililin lang po kami sa laki ng kalabaw? Sa ating pamimili, ang mga texture ba ng katawan, kung talagang bumbado, iwasan nating bilhin yan. Tinuod. Huwag nating bilhin yan. Dili na. Ako di man ko, boss, Tim. Dili na ko mo palit. Kahit pala ipahinga natin kung nabumba na talaga ng tubig, wala pa rin, hindi pa rin makarecover, Lon. Eh, makakabili pa ba tayo ng kalabaw na walang bumba? Eh, puro naman may bumba ang kalabaw sa Negros eh. Marami tayong mga tagapanood na maainti sa Negros. Ito po nangyayari sa mga kalabaw nyo, puro bumbado na tubig. Tinatabla na lang namin sa bili namin dyan. Yung pagod namin, wala na. Aww. Yan, tingnan mo yung mga kalabaw. Nabili na yun? Ah, hindi pa. Siguro itong iba ito, hindi pa? Hindi pa. Ito, sa iba rin yan, no? Iba. Mga naghiga ito sa iba yan. Ito. Basta kumakain ng malakas pa, iiwan natin. Kung di na malakas, binta. Para makatay na nila, no? Hirap ng ganito. At least nasubukan natin din na mag-antog-antog. Pero ilan na? 14 na yung nabinta natin? 15 na. Hindi na masama yun. Na masama. Meron pa namang mga araw rin ng auction. Sa baka ba, mahirapan tayo dito? Ano mga baka po, Tim? Hindi, okay man mong benta ang baka dito. Basta maganda lang ang kanyang tamanyo, madali mabenta. So, maganda lang daw ang tamanyo, sabi ni Tim, madali mabenta ang baka. O yan, no, may natumatawad. Buswini? Si Buswini. Galing-galing na. Ay, ala eh. Ang galing ng magtagalog. Ikaw lang, di ka talaga nagtatagalog pag nagbenta ka? Tagalog man. Kuan lang, putol-putol. Putol-putol. Pero masanay ka niyan, Lon. Ano ka naman yan? Ang hirap ng pamimili sa mga stockyard, ang hirap din magbenta. Hirap. Lalaban ka pa ba? Laban pa. Laban pa tayo. Adjust-adjust. Adjust-adjust lang damo. Di mag-service, boss, girong mo taas yung palit. Mataas talaga si boss. Taas yun. Taas yun. Nag-observahan na ginako. Tumbo kayo ito para kapital dyan. 32 na. 35 nyo. Tawad. Wala. Wala yan. Lugi. Sunod, iwasan na natin bumili ng ganyang tamanyo. Oh. Niwang. Niwang. Pero, ihaw na, muda ko kilo, 170. Kung ihaw, hindi, oh. Panalo dyan. Oh, may panalo. Pero kung baligyan mo lang. Ipakatay lang natin. Ipakatay lang. Ay, dalawa. Pila-pila, Wen? 114? 114. Kumati na. Wala naman, lost weight na. 5,000 pamasahe. Wala na, madam, ng lost weight ng kalabaw. Okay na. Madam, padawangagi 1,000. Padawangagi 1,000, okay na.
Oo, oh, yun lang. Kahit lang papamasahin lang. Boss, hindi daw. Hindi lang? Mm, sige lang. Boss, pwede madagdagan ng 1,000, boss. Sa aming pamasahin lang. Aww. Okay lang, be. Okay lang. Ilang bili-bili lang? Dalawa? Oh, 114. Ta-ta-ta. Oh. Re-re. Oh. 60 or 54? Okay na, boss. Okay na. Maliit man, maliit. Okay na. Okay na. 5,000 pamasahe, okay na. Kontras malulugi hasta punan. Okay na, kuana. Gamay king kalabaw. Maglisod 200. Walang, walang 200. Kanang 185, 190. Boss. Ikaw. Kina. Bigay mo na. 114? Sige, hatag. Hatag na. Ako, mukha na. Okay na. Okay na, Win. Adjust na lang sunod, ano? Adjust lang, adjust lang. Okay na, okay na. Yeah, uli na yung madama. Unsa niya yung mga hiropan mo. Unsa na yun. Panang hanga, palid-palid na ng karabaw atong wa. Jesus. Wala ko kailas kong karabaw. Grabe pa ita. Malo na kong asa kong karabaw. Ika uno man, hindi. Hindi mo. Oo. Eh, okay na. Thanks. Bayad, Win, kunin bayad, Win. So ano, hilahin na? Ah, tawag ka ng cowboy doon. Sir, sir. Lista, sir. Irtag, walang irtag, boss, Win. Po, na binigay ko na lang. Binigay ko na lang po mga kagitang buhay kahit hindi nakapamasaya ang ating mga kalabaw. Aww. At adjust-adjust na lang po kami ng presyo. Sa mga ahinti po dyan, nagbibenta kami sa amin sa Negros, maawa naman po kayo. Huwag niyong dayain ang mga kalabaw niyo sa tubig. Namamatay po't naglo-lose weight kahit na inaalagaan namin dito. Aww. Magkano lang? Ay, tanungin mo si Winnie, magkano? Po. Awawa naman po kami, sinisweldo namin, sakripisyo namin. Sobrang taas eh. Huwag bilhin kung hindi kayang presyo talaga tingnan kong nakainom. Minsan kasi matigas talaga ang ulo ni Kabiyahe. Kahit, oh, no. Kahit na sinasabihan ko na siyang may inom, Kabiyahe, huwag mong bilhin. May inom, mahal yan, Kabiyahe, huwag mong bilhin. Binibili pa rin po. Oh, no. Sobrang lakas mamili. Oh, ano na lon? Sobrang lakas na si boss. Malulungkot na yung mga ahinti pag wala na si, hindi na si boss mamili. Hmm. Malulungkot na sila. Mag-check. Bawat. 56. Bawas. Oh, may bawas pa. Yan po. Presyo ni Nalon. 5-6. Ewan ko kung... O, yun na. 5-4 na ang last price. Hmm, bilugan po ang katawan niyan, dong. Mura na po yan sa 5-4, last price na talaga. Pag hindi, balik na lang po namin sa aming sugahan. Ayan, yan po yung aming mga kalabaw dito. Ito po, experiment pa lang po ng aming pagbili. Ang experiment po namin kung ano po ang recovery po sa antog-antog. At dito, nalaman na po ni Nalon at saka ni Winnie. Sobrang taas po talaga bumili si Kabiyahing Roger. Aww. Sobrang taas na halos hindi na po dito matubuan sa Padre Garcia. Kaya dito po sa Antog-Antog, nakita po namin talaga ang sipat ni Kabiyahe. Kaya po minsan sa katay, hindi po nananalo. Kaya i-off ko na lang po muna si Kabiyahe sa pamimili. Kailangan pa niyang ma-seminar. Katagal na eh, magdadalawang taon na. Laging lugi si Kabiyahe. Off ko po muna siya. Dahil po dito sa aming experiment, nakita po ng team na talagang marami pang sipat ang kailanganin. Huwag mag-suicide. Bahala. O, tingnan mo. Sa presyo ni Nalon, sobra daw mahal sabi ng mga komprador dito. May mga lamisa na nga yan. Eh, paano? Yung benta ng... mga ahinti natin at mga farmers sa Negros parang mas mataas pa kumpara po dito sa tawad ng mga taga Padre Garcia. Aww. Sa presyuan po dito ng pangkatayin. Paano tayo makalaban niya na lon? Wala.
tali ulit ni Nalon. Yun po, kahirap ang pagbenta namin dito. Akala lang talaga siguro ng mga ente ay basta-basta lang po magbenta at magnegosyo nito. At dito po sa Antog-Antog, sa experiment namin mga kagandang buhay, dito po kami matututo talaga. Kahit ako po, pag lagi po ako nagbablogs na ganito, matututo po ako. Kung paano po sipatin ang mga kalabaw. Bahala na po kung ayaw nilang ibigay. Ayan po. Bumalik po sila para tingnan mabuti. Boss? May lamisa po kayo, boss? Wala po. Anhin nyo po, boss? Pangalaga po ang kanila. Pangalaga. Oo, pangalaga. Kung pangalaga po, panalo po kayo dyan. Presyong ano na po yan? Karni. Pamura po kayo dyan pag alagain. Mababa po masyado ang bigay na ni Nalon. Ay sa Bisaya doon, 52 na puhunan yan eh. O, 2,000 lang yung pinatong ni Nalon. Para lang po mabawasan yung aming mga kalabaw. Malakas kumain yan eh. Ita mo naman sa katawan, di siya nag-lose weight. Tingnan mo. Oh, kaganda. Kahit mga paa niya. Hindi man siya nag-lose weight eh sa biyahe. Malakas pa rin siya. Hindi po matatawaran yung pagod dito sa pag-alaga at sa pagbenta. Di ka na po lugi niyan dong sa totoo. Kaganda po ng katawan. Alagaan daw po ni Dudong mga kagandang buhay. Lakas kumain ito. Tingnan mo naman yung mga malalakas kumain na kalabaw. Hindi man lang nag-lose weight sa biyahe. Pero marami din po ang nag-lose weight. Yung mahihina po sa biyahe yun ang nag-lose weight. Last price na talaga ni Nalon ang 54K. Wala. Tubo. Yung ini-aim na lang po ng team natin ngayon mga kagandang buhay is mabawasan yung kalabaw dahil uuwi na si Winnie. Si Winnie po kasi yung nagpapainom. Winnie talaga yung nag-aalaga. Pagod si Winnie. So uwi na po talaga siya. Dahil marami pa po siyang pipirma ang mapapili sa kanilang barangay. Yun. Nabili na yun. Siningil ni Winnie. Okay. Hindi po. Nag-uusap pa po, tinitingnan ng komprador kasi alagaan daw nila ang kalabaw. Sabi ko, mura na yun.